Special thanks to Podwires.com. Know the latest podcasts and job news before others. Coming up next on Explain Why Podcast. Makikita mo na parang hindi natin napipigilan. No? Siguro pipigilan natin sila kung nakikita natin or pagka nahuli natin. Ang problema at this point in time, hindi sila nahuhuli. No? Hindi ganun ka-extensive yung kapasidad natin, no, para mapatrol lahat, no, ng karagatan na na sinasabi natin ay may sovereign rights tayo, no. So ang and yet it's the Chinese that are actually the ones, no, aggressively, no, asserting their ano, their claims, no, pushing us back, no, and pushing other claimants back, no. So sa madaling sabi, kung umpisahan natin ng ang de-escalation, no, I think it's the Chinese that should actually start, no, de-escalating, no, the situation, no, by ramping down on, no, their very aggressive assertion of their claims. Welcome to the Explain Why podcast. This is Mico Santos. This podcast features enlightenment discussion with professionals to explain pressing issues and provide pertinent facts about unbiased journalism, countering misinformation, and in-depth conversation with experts. Check out our newsletter at thefreemanchronicle.com. On today's episode, we're talking about the recent encounter between China and the Philippines in the disputed water on West Philippine Sea. If you recall, in 2016, Philippines won in landmark maritime dispute which concluded that China has no legal basis to claim historic rights to the area or the bulk area of South China Sea. Recently, the U.S. State Department said China Coast Guard had violated international law by intentionally interfering with Philippine vessel exercising of high sea freedom of navigation. However, China Foreign Minister spokesperson Mao Ning says that United States issued a statement in violation of international law, groundlessly attacking and accusing China legitimate rights and law enforcement action. Mao said that the area of Second Tuma Shao had always been China territory. For today, we're talking to Professor Hernan Joseph Kraft. Is a professor of political science, University of the Philippines at Diliman, Quezon City. He is the convener of Strategic Studies Program of Center for Integrative and Development Study of the UP System. He has been working in published articles and book chapter on international relations, international security, especially issue concerning ASEAN, regional security in Southeast Asia, security sector reform, intrastate conflict in the Philippines. He has given talks at Foreign Service Institute, the National Defense College of the Philippines, and different services of armed forces in the Philippines. Please welcome to the show, Professor Hernan Joseph Kraft. Pagpunta niyo po sa ating programa ngayong araw na ito, pag-uusapan natin po yung nangyayaring tension dyan ngayon sa South China Sea. Can you tell us po, ano po ba talaga why does China claim almost the entire South China Sea? May historical po ba yan? Well, ang pinagbabasihan nila o sinasabi nila na basihan ng kanilang claim, no, is historical rights, no. So sa madaling sabi, sinasabi nila na ilang libong taon na, no, sila ang merong pagmamay-ari, no, at kanilang sinasabi na meron silang undisputed sovereignty, no, doon sa katubigan at yung mga land features, no, na matatagpuan sa loob noong South China Sea, no. Ang ginagamit nila na basihan nito ay yung tinatawag natin na 9-line. Ngayon nga ay 10-line na kasi sinaman nila, pinaikot na nila ito doon sa may Bashia channel, no, para masama na din dito ang Taiwan, no. So sa madaling sabi,
ang kanilang claim, no, ay umaabot sa halos sa kabuuan, no, ng South China Sea at lahat ng mga land features, no, na nasasakop doon sa loob na napapalooban, no, noong 9-9 na yon. So sinasabi nila historically na they claim everything, yeah, on that area. So but in 2016, Philippines won the arbitral ruling. Bakit po hindi natin ma-impose yan? Is that because it's international law? Yeah, kasi parang a few years before, no? 2016, naghain tayo ng ano, ng isang kaso before the arbitral tribunal, no, in The Hague, in an effort to clarify, no, to clarify a number of points, no. Number one is yung tanong nga o usapin tungkol doon sa may pinagbabasihan ba yung 9-9, yung claim ng China, no, sa na nasaayon, naayon doon sa UN Convention on the Law of the Seas, no. So yun yung unang, yun yung pinaka basic na tanong natin. Pangalawa, no, isa pang tanong natin ay ano ba yung mga entitlements, no, na meron tayo doon sa maritime domain, no, na nasasakop ng na tinatawag natin na West Philippine Sea sa ngayon, no. So ito ay hindi ito yung kabuuan ng South China Sea. Ang sinasabi lang natin na West Philippine Sea, ang kasama dito ay yung karagatan, no, na sakop ng ating exclusive economic zone, no. So ito ay isang parte noong ano, anong karagatan, no, na mabibilang mo ng ilang daang kilometro mula sa nautical miles pala, no, mula doon sa coastline tsaka continental shelf, no, ng Pilipinas, no. At ayon sa ano, ayon sa UN Convention on the Law of the Seas, no, yung tinatawag natin na UNCLOS, no, meron tayong tinatawag na sovereign rights, no, over yung karagatan na yon, no. Ang ibig sabihin ng sovereign rights, no, naiiba yan doon sa sovereignty. Hindi natin pagmamay-ari yung karagatan na yon, pero tayo ang may exclusive na karapatan, no, na mag-harvest, no, mag-exploit, no, na kung ano man resources na meron doon. So kasama doon ang isda, kasama doon yung at kung ano man yung nandoon sa seabed, no. So kung meron mga minerals doon, kung merong gas, no, tayo dapat ang magsasabi, no, kung sino ang pwedeng kasama natin, no, sa pagkuha, no, ng mga resources na yon, at kung sino man ang nais na maging parte noong proseso na yon, kailangan silang humingi ng pahintulot, no, sa Pilipinas, no. So sa madaling sabi, no, ito ang galawa sa ilang mga bagay na tinatanong natin doon sa arbitral tribunal, no. Pag sinabi natin na nanalo tayo noong 2016, ang ibig sabihin noon ay doon sa lahat ng ano, halos sa lahat ng mga bagay na tinatanong natin, no, ay nakuha natin yung kasagutan na ang na so tingin ko ay medyo nakakaayon, no, do sa interest natin, no. So ayun nga, unang-una sinabi noong tribunal, no, hindi ano, do sa arbitral award na yon, no, hindi walang pinagbabasihan yung 9-9 claim ng China, no, doon sa UNCLOS. So hindi naaayon, no, sa UNCLOS, no, yung sinasabi ng China na 9-9 nila, no. Pangalawa, no, kinlaro ng ano, kinlaro ng tribunal, no, kung ano yung maritime, ano yung mga entitlements natin, no, doon sa maritime domain na sinasabi natin ay kasama doon sa ating
exclusive economic zone, no? So, sa madaling sabi, tayo ang nararapat na mag-exploit at kumuha ng mga resources na nandoon sa tinatawag natin na West Philippine Sea, no? So yung ginagawa ng China na pagpapaalis sa atin, no? Pagpapataboy sa atin, no? Yung pagpapigil sa ating mga mangisda, no? Na mangisda doon sa lugar na 'yon. Halimbawa, doon sa Scarborough Shoal, no? Ay hindi ito nararapat, no? Kasi yun nga, tayo ang may karapatan na kumuha ng mga resources mula doon sa parte na 'yon ng tinatawag natin na West Philippine Sea, no? So yung ginagawang pagtaboy at pagpipigil, no, ng Chinese Coast Guard, ng kanilang maritime militia, no, sa pagpasok ng unang-una mga mangingisda natin. Pangalawa, yung tangka natin na i-resupply, no, yung ating mga kasundaluhan na nakabase doon sa Sierra Madre, no, doon sa Ayungin Shoal, no, at yung pagpasok ng ating Coast Guard at saka ng Philippine Air Force, no, doon sa area, no, na sinasabi ng China ay kanila, no, ay hindi nararapat, hindi tama, no, ayon doon sa naging decision, no, doon sa arbitral tribunal na yon, no. So ang problema natin, no, tulad ng tanong mo, no, ay paano ito ipapatupad ngayon since nasabi nga na nararapat lamang, no, na tayo ang dapat mag-exploit mga resources diyan, no, at hindi nararapat para sa China na pigilan tayo, no, do sa gawain na yon, no. Ang nagiging problema ngayon dito ay ayun nga, paano natin ma-assert, no, yung panalo na yon, no? Kaya unang-una diyan ay yung mga mangingisda natin. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin sila na pumasok doon sa kung Scarborough Shoal lang pinag-uusapan natin, no? Ang isang usapin diyan, no, ay doon sa Scarborough Shoal, ang mga isda marami doon sa loob ng isang lagoon na nasa loob ng shoal itself, no? Pinipigilan ng ating mga mangingisda na makapasok doon sa shoal nyo. Kaya nahihirapan sila, no, na nagawin yung hanap buhay nila, no? Tapos pangalawa, yung sinasabi natin ng mga resupply missions, no? Yung mga pinapadala natin ng mga supplies, no, at saka mga material, no, na kinakailangan ng mga kasundaluhan natin na nandoon sa BRP Sierra Madre, no, sa Ayungin Shoal, no, ay hinaharang din, no, ng Coast Guard ng China, no, at saka ng mga maritime militia nila, no. Ito ay mga bagay na hindi nararapat, hindi ayon doon sa naging desisyon, no, hindi dapat gawin ito ng China. So kaya ngayon ang nakikita natin ay ina-assert natin yung karapatan natin, no, dahil pinagpipilitan natin. Halimbawa, yung mga mangingisda natin, no, sinusuportahan na natin yung kanilang pagpunta doon sa may kung saan man sila nangingisda, no, sa loob ng West Philippine Sea. Tapos itinutulak natin, no, yung mga resupply missions, no, may medyo regular na natin na tayo nagpapadala ng mga nung mga supply ships, no, papunta doon sa Ayungin Shoal, no. Tapos pangalawa, bukod doon, tinutulungan tayo ng ating mga ilang mga strategic partners, no, kasama na diyan ang Estados Unidos, no, pati na rin ang Japan, ang Australia, no, at ilang mga bansa pa na naniniwala na hindi tama ang ginagawa ng China, no, sa West Philippine Sea or sa kabuuan ng South China Sea, no. Ang ginagawa nila, nagpapadala sila ng mga barko dito sa lugar na ito, no, sa karagatan kung saan sinasabi ng China na
kanila, no, exclusively kanila yung ganun. Meron daw silang undisputed sovereignty. So kumbaga china-challenge yung premise na yon, no? Kaya meron kang mga ilang barko, no, kahit galing sa Europa, no, na dumadaan, no, doon sa dagat, no, na nasasakupan ng West Philippine Sea at saka ng South China Sea, no, upang ipakita na hindi na walang basihan yung sinasabi ng China na meron silang undisputed sovereignty at exclusive rights, no, doon sa South China Sea, no, kasama doon, no, yung lugar o yung dagat, no, na tinatawag natin na West Philippine Sea. Maraming salamat yan, Professor Herman. So the question is, why the tension now rising again? So a couple of years ago, there's nothing like this. It's all quiet. But now, tension is rising again. China has been aggressive on when doing a resupply mission from the Philippine Coast Guard. Bakit ngayon? Anong nangyari? Kasi, unang-una, no? Noong kasi nagsimula lahat ito noong administrasyon ni Pangulong Aquino, no, na kung saan ay nagkaroon ng harapan sa may Scarborough Shoal, no, at doon makikita na natin na doon pa lang, no, ina-assert na ng China yung kanilang claim, no, na kanila yung buong South China Sea, no. At ito ay hindi lamang ano, ha, yung issue na yon ay interesante kasi ang ano natin ay ayon sa UNCLOS, ayon sa Law of the Seas, no, pagka ang isang bansa ay nagki-claim na meron silang pagmamay-ari, no, sa isang parte ng karagatan, no, ito ay nagmumula dapat doon sa iyong coastline, no. So ang pagmamay-ari mo, yung claim mo sa dagat, no, ay hindi mo pwede sabihin na itong parte na ito ng dagat akin to, no. Yaan ay nagmumula, no, kung nasaan yung teritoryo mo, yung lupa mo, no. So kung papansinin natin doon pa lang sa anong yon, sa isang fundamental premise na yon, no, medyo sablay na yung claim ng China na nine dash line, no, na kung saan to yung U-shape na ano, kasi ang layo na nito doon yung kabuuan ng kanilang sinasabi na kanila, no, ay napakalayo na nito sa kanilang coastline, no. So ang ano ngayon, so yung tanong mo ngayon, no, bakit nagsisimula, bakit tumataas, nag-escalate yung tension na yon, no? Ayon sa China, ito ay dahil sa ano, ang sinasabi na dahil ito sa pangungulit ng Pilipinas, no, na kung saan kuminsan sinasabi nila na yung mga ginagawa ng Pilipinas sa ano, sa South China Sea, no, or sa West Philippine Sea, no, ay dahil sa pag-uudyok, no, ng Amerika, no. So sa madaling sabi, no, parang ang kanilang pagrepresenta, no, ay ang Pilipinas ay isang instrumento lamang ng ano, ng ginagawa ng Estados Unidos, no, na i-contain, no, ang China, no. Pero ang nalilimutan nila dito sa tanong na ito ay meron tayong lehitimong claim, no, doon sa karagatan na sinasabi natin, no, lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay yung exclusive economic zone natin, no. Kaya lang dahil doon sa sinasabi na kanila ito, no, so mula mga siguro 2000 even earlier, no, than 2012, no, but 2012 was when we had that phase off sa may Scarborough Shoal, no, China had begun to increase yung presence nila to assert, no, in a very aggressive way, no, yung claims nila, no, to sovereignty, no. Pansinin mo, no, ang sabi ng ano, ang sabi ng arbitral court, no, or yung arbitral award, no, ay yung ang meron ang Pilipinas, yung entitlement natin ay may sovereign rights tayo over our exclusive economic zone, so over the West Philippine Sea.
ang kiniklaim ng China is may sovereignty sila, no? Mas malalim na bagay 'yon, no? That they have exclusive sovereignty, undisputed sovereignty, no, over the South China Sea, no? So, yung mga claims na 'yon, hindi 'yon naaayon sa sinasabi ng UN Convention on the Law of the Seas, no? Nonetheless, kahit na wala silang pinagbabasihan, yung sabi-sabi lang nila na ito ay historical right nila na magmulat mula pa, no, nag-exercise na sila, no, ng exclusive jurisdiction, no, and administration over itong karagatan na ito, no. Kung titingnan natin yun, no, para mula 2012 para maipatupad yan, no, ayun nga, no, at unang-una they began increasing yung presence nila, no, naging agresibo sila sa pagpapataboy ng ibang mga claimants, no, doon sa ano, sa area ng South China Sea. Tapos pangatlo, no, mula nung 2014, no, actually nung nilatag natin yung kaso sa ano, sa arbitral ano court, no, bigla silang nag gumawa, no, ng tatlo na artificial islands, no, yung dating Mischief Reef, no, at saka dalawa pa, no, ginawa nila ng dating mga ito ay dating mga ano ba sila, ang technical term yata ay low tide elevation yung mga yan, no? So kumbaga pag high tide nawawala sila, o kaya lumiliit yung ano, no, lumiliit yung lumulubog sila, no, yun yung ano doon. No? Ngayon ang ginawa ng China, no, inibakan niya ng lupa at saka konkreto at gumawa sila ng mga artificial islands dito sa mga sa lugar na ito, no. At yung paggawa ng artificial islands ngayon, dalawa yung naging epekto niyan, no. Unang-una, no, yung mga artificial islands na yon ay naging base para sa kanilang mga coast guard ships o kaya yung mga maritime militia nila, no. So napalapit sila ngayon, no, imbis na nanggagali o nagmumula sila sa Hainan Island, no, sa may China, no, nandoon na sila mismo sa loob ng Spratly Archipelago, no. Pero ayun nga, yun yung isang ano doon. So pangalawa, no, dahil nandoon na sila ngayon, mas malawak ngayon yung kanilang kaya, mas madalas na sila pwede magpadala ng mga patrolya, mas matagal sila ngayon pwedeng lumuwas, no, doon sa karagatan na sinasabi na kanila, no, yung disputed areas na yon, no. At ngayon dahil nandoon na sila, no, yung mga barko at mga eroplano na tumatawid, no, doon sa lugar na yon, no, ay kanilang sinusuway, sinasabi nila na umalis kayo dito, no, kasi tumatawid na kayo sa teritoryo namin, no. So gumagawa sila ng ano, gumagawa sila ng isang exclusive area na kung saan, no, pinaaalis nila lahat ng kanilang katalo, no, pagdating doon sa pagmay-ari nung lugar na yon, no. At dahil nagkakaganon na, dahil nga nag-assert sila ngayon, mas agresibo yung pag-assert nila, no, parang pag sinabi yung kung pabalikan natin yung tanong, no, parang nararamdaman natin na i-ano tayo, i-exclude tayo, no, doon sa lugar na yon. Dati-rati kasi, no, nakakatalo din natin sa claims natin, no, ang Vietnam halimbawa, no, ang Malaysia, no. Pero parang nagkaroon na ng hindi ko alam kung pwede mo sabihin na pagkakaunawaan, no, na sige, yung mga lugar, yung mga land features na hawak mo, no, sa'yo yan. Saka na natin yan pag-uusapan kung kailan man na, no, no. So, kumbaga may promise na at some point ine-negotiate natin lahat ito. In the meantime, no, it was more of a situation na
pinapabayaan lang natin ang isa't isa, no, doon sa mga claims natin. Si China ngayon, no, mula noong 2000 or mas maaga ng konti sa 2012, mga 2010 may mga insidente na eh, no. Ngayon talagang nag-a-assert sila na amin to, umalis kayo dito, hindi kayo pwede dito, no. At agresibo nilang itunitulak yan, no. Ang kadalasan ang nakakaharap nila, no, ay tayo at saka ang Vietnam, no, kasi ito yung mga lugar na mas malapit sa China, no, at mas nasa gitna, no, nung karagatan, no, nung South China Sea, no. Unti-unti rin na kanilang ina-assert yung presence nila, no, doon sa mga lugar na at yung mga land features, no, na kine-claim ng Malaysia, no. So medyo nagkakaroon na rin ang Malaysia ng problema tungkol dito, no. Kaya lang hindi katulad natin at saka ng Vietnam, no. Yung mga insidente na may kinalaman sa Malaysia, medyo hindi nila hindi pinapakalat, no, ng Malaysia, no. Magpapadala sila siguro ng ano, ng protesta, no. Pero hindi mo masyado naririnig na mayroong insidente ng intrusion o ano ng China doon sa katubigan na sinasabi ng Malaysia na kanila or parte ng kanila exclusive economic zone, no. Ang Indonesia din ay nagkakaroon ng problema kasi bagamat hindi naman sila, wala naman silang overlapping claim, no, yung exclusive economic zone ng ano ng Indonesia ay pumapasok din doon sa 9-dash line, no. So medyo nagkakaroon din ng ano doon problema doon, no, na kung minsan nagkakaharapan yung mga barko ng Indonesia at saka yung mga coast guard na barko ng ano ng China, no. So sa madaling sabi, yung escalation sa tension ay nangyayari ngayon dahil doon sa mas agresibong mga ginagawa ng China, no. Parang kumbaga dati meron tayong claim, may claim ang Vietnam, hindi tayo nagkakaroon ng ganitong klase mga problema. Ang kwento pa nga ay kuminsa nagkakaroon ng imbitasyon, no, doon sa mga kasundaluhan ng Vietnam, no, at saka yung mga kasundaluhan natin, no, magbisitahan para maglaro ng football, no. Yun yung nagkakaroon ng mga ganong klase mga kwento tungkol dito para ipakita na hindi ito yung ating dispute, no, over yung teritoryo na yon, no, ay hindi nagiging rason, no, o nagiging basihan, no, ng masamang relasyon, no, between us and Vietnam, no. In fact, we were trying to actually make it a basis, no, for bettering our relations, no. So kung meron man tayong sasabihin na bakit tumataas yung ano, bakit mukhang nag-escalate ang tensions ngayon, no? Ang sinasabi ng China eh kasi Pilipinas eh, no? Parang kinukulit nagiging makulit doon sa kanilang claim, no? At kasama dito yung sinasabi na pinangako daw ng Pilipinas na at some point yung Sierra Madre ay tatanggalin natin sa Ayumin Shoal, no? At parang ibig sabihin hindi na tayo babalik doon, no? Pero ayun nga, ayon sa kay Presidente Marcos, no? Hindi daw niya wala daw siya na i-encuentro mga dokumento na nagsasabi, no, na may ganun tayong pangako. At kung meron man tayong pangako dati, no, ay ipinapawalang bisa na niya yung pangako na yon, no. So kumbaga ang malaking bagay para sa ano, para sa China ay yung pagbabago ng ginagawa ng Pilipinas mula doon sa panahon ni Presidente ano, Presidente Aquino, tapos nung dumating si Presidente Duterte. Ang ano ni Presidente Duterte ay ayaw niya makipagbanggaan sa China, no. Unang-una, no, hindi natin kayang kataluhin kasi mas malakas sila, no. Ayaw natin makipaggera sa kanila, no. Kaya mas mabuti pa na hindi na lang natin pag-uusapan, no, yung usapin, no, ng West Philippine Sea. Kaya kita mo nung
nung siya yung presidente, lumabas yung ano, lumabas yung 2016 arbitral decision, no? Ang kanya naging ano, ang naging decision niya doon ay saka na lang natin yan i-assert, no? So kumbaga yung halos yung kabuuan ng kanyang administrasyon, no? Wala tayong ginawa tungkol doon sa pagkapanalo natin doon sa arbitral award, no? Ipinaubaya natin sa ating mga strategic partners, no, para ipaalam sa China na dahil may ganung klaseng desisyon, no, walang bisa ngayon yung kanilang mga sinasabi na kanila itong buong South China Sea, no? Kaya parang ang ano ng China kasi tayo yung nag-escalate. Kasi nga mula nung panahon niya, no, panahon ni Presidente Duterte, no, nagkaroon na ng pagkakaunawaan, no, na kung saan sige, saka na natin pag-uusapan 'to, but in the meantime, no, hindi tayo magkakaroon ng hidwaan tungkol dito sa. Pero yung hindi pag-uusapan at walang hidwaan, parang ang naging resulta noon, ang China nandoon, tayo umiiwas, no? Hindi natin ina-assert yung presence natin, no? Tulad sabi ko kanina, no, ang nag-a-assert noong ruling, no, ay yung mga strategic partners natin, no? Tayo medyo minimal yung involvement natin, no? Ngayon, ang naging decision ng ano ni Presidente Marcos, no, ay iibahin na natin yung patakaran natin pagdating dito, no? Mas ia-assert na natin yung ating claims, ia-assert natin yung pagkapanalo natin doon sa arbitral award na yon, no? At ngayon, mas makikita mo na mas may presensya ang Pilipinas doon, no, through yung Philippine Coast Guard, no, at yung mga activities na ginagawa natin katulad noong pagtulak ng mga resupply missions, no, sa papuntang Ayumin Shoal, no. So sa madaling sabi, no, tama ang China, nagbago yung ating patakaran, no, pero yung patakaran natin ay yung pag-assert lamang ng kung ano yung nararapat para sa atin. So, ano sa tingin niyo, Professor, yung implication nito sa regional stability at saka sa security? Said yung China is assertive right now na sa mga kiniklaim nila. Bakit kaya sa tingin mo naging ganun sila today or this year nagiging assertive yung China na that territory nila ito? Are they doing something na natatakot ba sila because the yung US are getting back in sa Philippines, and then there's an issue also with the Taiwan as well? That's part of the conversation, no, for sure, no. Kasi ang ano dito, tulad ng sabi ko kanina, ang isang bagay na gusto natin baguhin, no, sa usapin na ito ay yung pananaw ng China. Tingin ko yung pananaw ng China, no, na yung nangyayari na ito dito sa West Philippine Sea ay may kinalaman doon sa relasyon ng China at saka ng US, yung competition nila, no. So para sa kanila, no, yung ginagawa ng Pilipinas, no, is just to advance, no, to challenge China's position in relation to, of course, the rivalry sa US, no. So madaling sabi, tayo ay instrumento ng US dito sa mga usapin na to. Ang gusto natin gawin, no, ay palitan, no, baguhin yung pananaw na yon, no, na sinasabi natin hindi ito tungkol sa relasyon ninyo sa US, tungkol ito sa relasyon niyo sa amin, no, at tungkol ito doon sa usapin ng ano yung nararapat para sa amin in accordance with the UN Convention on the Law of the Seas, no, at yung hindi tamang pagsabi ninyo na inyo yung karagatan na ito, no. So we're basing all our positions, no, on the law of the sea, no, so on international law. So part ito noong sinasabi natin na sinusuportahan natin yung rules-based order, no. Ang mahirap kasi dito ay habang tinitingnan ito ng China na may kinalaman doon sa issue ni yung kanilang mga issue sa US, no, then hindi magbabago yung ginagawa nila, no. Kaya ang gusto natin ihiwalay yung issue na yon, no, at ito ay tungkol sa
sa atin at saka sa China. Ang problema, no, hindi natin matanggal sa equation ang US, no? Unang-una kasi nga they have that rivalry. But secondly, no, kung tayo ay ginagamitan ng dahas ng China. Oh, aminin natin, hindi pa nila tayo pinapuputukan ng baril o ng missile o ng kung anuman, ng mga kanyon, no? Wala pang nangyayari na sabihin natin na armed conflict yung pinatutunguhan, no? Pero yung mga ginagawa nila, no, medyo ano na, medyo na sumusobra na rin, no, yung water cannons, no, yung issue ng ano noong nung laser, ano, yung laser light na ginamit nila dati, no. So yung mga bagay na yon, no, lahat yon ay makikita mo na sinusubukan nilang gawin kung ano man ang pwedeng gawin, no, upang tayo ay ma-intimidate, no, matakot sa kanila, no, at hindi sila gumagamit ng outright force, no, ng dahas, ano. Kaya lang parang kuminsa sabihin mo, iniisip na ang isang usapan nga pinag-uusapan diyan ay, teka muna, winater cannon ka na, hindi pa ba dahas 'yon, no? So may mga ganung klaseng ano na nga, no, yung mga defenders ng China sinasabi water cannon lang yun, eh wala pa yun, hindi pa yun ano, hindi pa yun na problema, no, benign pa yun, parang ganon yung kanila sinasabi, no. Pero ayun nga, ang gusto natin mangyari ay tumungo ito sa isang sitwasyon na kung saan yung claim natin, no, ay paano ba natin sabihin yun? Yung claim nila ay hindi nila pwedeng sabihin na undisputed, no? At dahil doon sa claim na yon, no, ay magkakaroon tayo ng banggaan, no, doon sa lugar na sinasabi natin na atin, no, at meron tayong karapatan, no, base sa UNCLOS, no, at sinasabi nila na kanila dahil sa historic rights nila, no. So ang ano ay paano natin babaguhin yung usapin tungkol dito sa issue na ito. Ayun nga, mahirap 'yon kasi nga lahat 'yan ang ano kasi dagat 'yan, eh, no. Hindi ito lupa na parang pwede mong sabihin may borders 'yan, no. Meron kang land features na naghahati, no, doon sa teritoryo, no. Ito dagat, eh, tuloy-tuloy 'yan, eh. Yun nga, parang saan dati pa yung sinasabi natin na South China Sea ang yung sinabi natin or pinalitan natin yung pangalan, yung West Philippine Sea. Hindi natin ginagawang West Philippine Sea yung buong South China Sea. Ang pinapalitan lang ang sinasabi lang natin ay ang West Philippine Sea ay yung mga parte nung karagatan, no, na kung saan meron tayong sovereign rights, no, so yung exclusive economic zone natin, no, at saka yung territorial waters natin. So ang ano ngayon doon, ang pinaka problem, hindi naman siya ang pinaka issue ngayon doon ay paano natin mailalagay sa isang sitwasyon na kung saan oo, pinagtatalunan natin, no, yung mga maritime entitlements natin, yung maritime domains natin, no, pero hindi yun rason kung bakit ang relasyon natin sa China, no, ay hindi mapapabuti, no. So sa madaling sabi ay oo, dapat kilalanin natin na meron tayong ano, meron tayong pagtatalo tungkol doon sa teritoryo, no, pero hindi ibig sabihin noon na maapektuhan noon yung ating bilateral relationship, no, lalo na yung may kinalaman sa ekonomiya, no, at saka doon sa at saka yung people to people contacts natin, no, with China. Sa ngayon kasi ito yung mga naapektuhan, no, ito yung kinatatakutan na pagka ang ating relasyon sa China ay naging tungkol lamang sa West Philippine Sea, no, then lahat itong mga bagay na ito ay maapektuhan. Yeah, katulad na yung economic as well, if there's gonna be happening as well. So, yeah.
So may news ngayon, may lumabas sa news ngayon sa sinabi ng US Department na China Coast Guard had violated international law by intentionally interfering with Philippine vessel. Pero sabi naman ng Chinese Foreign Minister spokesperson si Mao Ning say that United States issued a statement in violation of international law, groundless attacking, accusing China legitimate rights and law enforcement action. So parang pareho sila magkasalungat. So yung US sabi, sinasabi ng US may right ang Pilipinas, but sinasabi naman ng China may right din sila dun sa disputed water na yon. And now, anong masasabi mo? Kasi si US President Joe Biden said, any attack on Filipino aircraft, vessels, armed forces will invoke our mutual defense treaty. Hindi ba medyo nakakatakot ito? Actually, matagal na lang sinasabi yan eh. Kasi tayo mismo ang humihingi ng mga garantiya sa US eh. No? So, nung bumisita, ang pinaka-recent na ano yan ay nung bumisita si Presidente Marcos sa Washington itong Abril, nakaraang Abril. Ano? Parang ang kanyang isa doon sa mga kasama doon sa naging statement, no, doon sa bisita na yon, no, ay yung pag-assert, no, na yung guarantees ng suporta at ng defense, no, yung alyansa natin, no, ay napapaloob ay kasama diyan, no, kung anuman ang mangyayari, no, doon sa karagatan ng West Philippine Sea. Kasi ang nakalagay doon sa mutual defense treaty natin, no, ay yung usapin tungkol sa ano, anong mga mag-trigger, no, ng mutual defense treaty, no, ay any attacks, no, on public vessels, no, and aircraft, no, in the Pacific area of operations, no, so Pacific, no, so ang tanong doon, ano yung kasama sa Pacific? Kasi South China Sea nga naman itong yung pinagtatalunan, no, yung lugar na yan. Ngayon yung West Philippine Sea, no. Pero pagkatapos ng ilang mga bisita, no, kahit nung panahon pa niya, no, ni Presidente Trump, no, sa US, no, bumisita sa atin yung mga miyembro ng kabinete niya, no, kasama dito si Pompeo, no, na sinabi niya, no, na nasasama doon sa mutual defense treaty yung guarantees ng American support, no, nasasakop, no, yung effectivity ng mutual defense treaty, kasama dito ang West Philippine Sea, no. So pagkatapos noon, no, ilang mga opisyal ng Estados Unidos na bumisit sa Pilipinas, no, na kung saan sinasabi lagi ito, no, so ironclad guarantee of support, no, and that any attacks, no, that actually take place that takes place within the, you know, within the West Philippine Sea, no, on public vessels and aircraft, no, will trigger the mutual defense treaty, no. So ilang beses na nilang sinasabi yan. So yung pagsabi ni Presidente Biden to is just a repetition of those statements in the past, no, yung pagkakasabi, except that of course ang ano, may added na sinasabi niya, hindi ba nakakatakot yan? Kasi parang, bakit, ano ba yung nag-trigger ng statement na yon? Ang nag-trigger ng statement na yon ay yung collision, no? Yung gasgasan na nangyari doon sa, ano, sa between yung Chinese Coast Guard ship, tsaka isang barko nung kanilang maritime militia, at tsaka yung mga barko natin, no? So parang, ang ano is, nagkaroon ng insidente. Yung insidente, hindi biro. Medyo seryoso yung insidente na yon, no? Kaya yung pagkakasabi na yun ni Presidente Biden, it is no different from past, ano, past statements, no, but it has the added, ano, context, no, of coming after, no, yung collision na yun, no. So parang ngayon ang ano niyan ay there seems to be a direct warning, right, connected to yung activities ng China, no. Medyo nagko-cross na kayo ng line, no. Gusto nang namin ipaalala sa inyo, no, na
yung guarantees namin ng security security support, no, to the Philippines, no, is ironclad, no, and it includes the West Philippine Sea, no. So tama ka, no, it seems like tensions are actually rising, no. But honestly speaking, if we're just going to look at yung ano, if we're just going to look at the statement is no different from yung mga past statements, no, and including, no, what was agreed upon, no, in the statement or what was stated in the statement, no, of the presidential visit of President Marcos, no, to Washington D.C. It's the context that has changed. The context is the more aggressive activities, no, being undertaken by China, no, against and ito kasi we are now talking about, no, Philippine Coast Guard ships that are there, no, and ships that are actually chartered by the Philippine Navy, no, to supply, no, yung to provide supplies, no, to our garrison in the Sierra Madre. Thank you so much for that. Last question, Professor Kraft. What steps can be, say, taken to promote the peaceful resolution to the Philippine-China water dispute? Look, if the issue is the more assertive activities or actions of China, no, then clearly we start with that, right? So you ramp it down, no, yung kanilang mga activities, no. Parang gusto mo kaming i-shadow, go ahead, no. Pero wag mo kaming pipigilan pagka resupply kami sa Ayungin. Huwag niyong pipigilan yung aming mga mangisda pagka nangingisda sila doon sa mga traditional na fishing areas na that you are preventing them from actually accessing, no. So first steps, right? Hindi po pwede na tayo yung mag-uumpisa eh kung tutuusin eh, no. Ang ano natin dito is they're the ones ramping up the activities eh, the level of if you're talking about escalation, they're the ones who are escalating as far as yung what's going on is concerned, no. If we want a de-escalation, then mag-uumpisa tayo doon sa pagbawas nila ng kanilang mga ginagawa, no? And then we could probably, that opens up the possibility that, look, sige, mag-usap tayo, no? Let us agree between the two of us, no? On what the acceptable norms of behavior should be, no? As far as our Coast Guard, your Coast Guard, our fishermen, your ano, no? At this point in time kasi ang ano dito is they're the ones asserting, they're the ones creating an exclusive zone, they're the ones who are actually driving us away, no? We're not doing that, no, as far as their ships are concerned, as far as their fishing vessels are actually concerned, when in fact we could, no? Kasi ang assertion nga natin, di ba, parang recently one of the findings was that coral reefs had been damaged, no, in different areas of the, you know, and the assertion is that it might be, no, because of activities, no, of Chinese fishermen, right, due to our own lack of capabilities, no, ang Pilipinas, no, hindi natin na mo-monitor na mabuti itong mga resources na ito, no? Eh part 'yan nung ano eh, nung environment nung ano eh, ng South China Sea eh, no? At saka ng West Philippine Sea. So, ang ano mo ngayon dito is that makikita mo na parang hindi natin napipigilan, no? Siguro pipigilan natin sila kung nakikita natin or pagka nahuli natin. Ang problema at this point in time, hindi sila nahuhuli, no? Hindi ganoon ka-extensive yung kapasidad natin, no, para mapatrol lahat, no, ng karagatan na na sinasabi natin ay may sovereign rights tayo, no. So ang and yet it's the Chinese that are actually the ones, no, aggressively, no, asserting their ano, their claims, no, pushing us back, no, and pushing other claimants back, no. So sa madaling sabi, kung umpisahan natin ng ang de-escalation, no, I think it's the Chinese that should actually start, no, de-escalating, no, the situation, no, by ramping down on, no, their
very aggressive assertion of their claims. Maraming salamat, Professor Herman Kraft, sa mga informasyon na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong invitasyon. Thank you so much. All right, thank you so much to Professor Herman Joseph Kraft. He is the Professor of Political Science at University of the Philippines. So, ayan. So, pinaliwanag ni Professor talaga kung ano yung mga nangyayari at ano yung dapat na maging solusyon sa mga kaganapan dyan sa South China Sea. Maraming salamat. Ito po si Mico Santos sa Explain Why Podcast. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa. At see you po sa susunod na ating episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay.